Pwede. Para, pero may sparkles yung ube, halaya. Makulay ng ano ko, nails. Opawi o worm. Oo nga. Ay, meron din dito. Worm. That's right. Worm to my mama. My favorite. Pa. Yeah. Cute. Woo! Ang bango. Ang bango. Actually, no? Magagawa din. May ako pa bango siya, no? Mm. Ay, oo. Yeah. Alam mo, wag kang matutulog pagkasama kita kasi talagang malalagyan kita niya. Pwede ka siya. Alam mo yung texture niya, parang face mask. Diba? Pwede siya ko yung face mask. Parang malamig pa. Tignan mo si Mama Chiki. Cute, oo. Hindi mo lang alam, parang sarap kainin eh, no? Mama, pwede sa apo mo yan. Ay, pwede, diba? Pwede. Pwede rin sa akin. I love. Ano kaya gagawin na? Ano kaya gagawin natin dito, ma'am? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong isang bandehadong slime. Oh. Unlimited slime. Ang gamit. Para tuloy-tuloy na 'yung paglalago natin. Batiin natin ang ating mga kapatid. Good morning, mga kapatid. All right, May 30 na imbag nga bigat sa mga kapatid nating Ilocano diyan up north. Nako, kung naghahanap kayo ng sign, eto na 'yon, sign. Para huwag kalimutang mag-enjoy pa rin, di ba, Dims? Yes, that's right, Jess. Kahit na ano pang ginagawa ninyo, humanap ng dahilan para mag-good vibes, makibonding sa inyong mga chikiting at subukan na rin maglaro nitong slime. Ang tangkad ba, Maui? Ang tangkad ba ng katabi mo? Sorry! Napataas ako! Nanapili ko mag-rubber shoes talaga naman. Taas yung... Ang taas ni Mama Dims. Okay, malambot, makulay at in fairness, nakaka-relax. At kung slimes lang din ang usapan, trending ang isang play area ngayon sa Metro na sikat sa kanila. Ay, oh! Ayun! Ayun pala! Ay, sobrang ayun! Oh my God! Pala. Diba, oh tignan, no! Guys, save it! Pero silang pa-fun costume sulad ng sa amin na ni Joss. Kaya pala nawawala si Joss. Inabdak ng alien. Nakuha na ng alien! Buti na-survive mo. Ang kaya alien invasion. Mas malakas siya. Ayan! Ayan na, Joss. Uy! So, anong hanap kong slime, diba? Meron silang slime na ganyan. Tulad ito, nilalaro natin ng mga slime bubbles, so, diba? Yes! Curious na ba yung slime Mami Chiggy, parang bubble gum yan. Oo okay. Nga. Si Mami Chiggy parang naglalaban eh. Kasi, ngayon lang ako nakakahawak talaga ng ganito kadaming slime. Nakakaaliw. Ito, wag na natin patagalin pa ha. Tawagin na natin ang ilang staff ng patok na pasyalan ngayon na Gutopia. Kasama natin si Gerson Masiglat, ang kanilang general manager. Come in, Gerson. Good morning, Gerson. Good morning, kapatid. Good morning, kapatid. Alright! Good morning! Let's talk Gutopia. Tell us about your place. Mm-hmm. Yes, Gutopia. Ito po yung first ever slime fun house dito sa Philippines. Mm-hmm. So, we have three locations. It's in Fairview, Pasay, and Quezon City po. Ano bang makikita sa isang slime fun house? Paano naging kakaiba yan? Okay, sa slime fun house natin sa Gutopia, meron tayong 10 game installations po doon. Meron tayong iba't ibang mga games. Ayan, nakikita natin yung video. Same ba yun? Yes. Yes. So lahat ng installations na yun, dapat may slime. So makakapitan, nagkakapitan ka ba ng slime? Ganon? Yes po. Like what you see here, ito yung tawag namin dito, slime pool. Ayan. Yun. Tapos kanina, sir, nabanggit ba yung slime bubble? Paano po ba ginagawa? Ayun. Okay. Gawa na ako, naturoan na. Meron tayong mga slime masters dito. Ayan. Okay. Alam pala natin slime masters. Okay. Yes. Frank. Si Frank at si? Kuya Patrick. Patrick. Okay. Patrick. So, anong gagawin natin? So, dito lang po yung hands po natin. Ah, dito ka. Gagawa kami ng ball. Kayo nakita na. Gagawa tayong ball. Yes. So, kailangan po madami po tayo para so, mas magawa po tayo. Ah! Magawa tayo ng bubble. Okay. Gagawin natin. Okay. Okay. Excited na ako. Okay. So, ito po yung hahawakan natin. Ay, yan lang. Stretch lang po natin to slowly. Ito lang. Ay, yan lang. Ayan lang. Ah, ito na mismo. Sige. Slowly lang po. Okay. Up lang po. Wow, teamwork. While you do it, up slowly. Ah! Yeah! Okay. Sa back. One more time. Ang laki ng bubble! Kasi si Alien. Kaya mo ba magawa? Hindi mo kaya mo magawa. Ito si Alien mismo. Stretch tayo. Okay, kapit-kapit. Mga kapatid! Isa lang. Okay, yung pala yun. Dito naman tayo, sir. Ano naman yung meron tayo dito? So ito yung mga slime kit natin. Makikita rin nyo to sa
mga Gutopia branches po natin. Nabibili siya doon, yes, sir. Yes, pwede po tayo mag-purchase. Tapos magkano naman ito mga ito? It's average around 100 to 150 pesos. Ah, that's not bad, ah. Tapos pwede rin bang nagpa-party sa inyo sa Gutopia? Yes, pwede po. Pwede pong gamitin yung Gutopia for mga events, for mga parties, mga birthdays. Paano mga like packages ninyo? We have different packages and pwede po silang mag-inquire through our socials, Facebook, Instagram, and TikTok. Sir, can we try to make? Yes. Tuturuan po kayo ulit tong slime masters namin kung paano po tayo gumawa ng mga slime kit natin. We call this slime kit. Yes. First, kailangan po natin gumamit ng activator. Ito ba yun? May dream cake flavor ba? May dream cake, oh. Yee! Ito pong activator na to is anti-sticky. Okay, so paano? Spray lang po natin. Sa hands. Okay, sige, ako gagawa. Okay, I like that. This one. Sige. Lagay tayo. Yung malaki na lang. Okay, here. Sige. Okay, rub my hands. And then... Hawakan ko yung mic para kay ating slime master. Okay, and then we hold this. And this is like the slime itself. Ito po yung colors. Ay, ang sarap sa kamay. Diba, relaxing siya, Mama Dips. Ito po yung color. So, stretch na lang po natin. Anong color po ba yung gusto? I think I want the strawberry red. I like the red one. Na, parang pala, may titimplahin pala talaga. Parang amoy ko na. Okay, and then... We mix it. Mix lang po natin. Scorching cold. Oh, wow! Ang bilis na! Yun na! Cold slowly lang po. Ah, slowly pero yan, wala yung danger na humawa sa damit. Yung kulay niya. Color pink po. Safe. Dapat ba naka-apron as much as possible pag gumagawa ng mga slime? Oh, hindi naman. Ayan. Kasi nga hindi siya hawa sa damit. So, slowly lang para gumanyan yung color direko. Ayan. And then, what do we put next? I know we put... So, glitter naman po na. Para siyang peppermint. Marami-marami. Sa ating slime. Sige, can we put? Glitter. I like glitter. Hindi ko sobrang dreamy na nito. Stretch ng stretch. Stretch. Ah, wow. Okay. Stretch and fold. Stretch and fold. Stretch and fold. So, parang... Parang kami nagbe-bake, no? Yes. Minamasa mo siya ng gano'n. And then we put the... Here po natin. Yes. The smell. I want watermelon. Kasi pink eh. Watermelon. Search lang po ulit natin. Okay. Ganda ng glitter. Kaya nga eh. Alam niyo yung mga stress okay, ball, nice. Parang hindi sa mag-stress ball ka. Ganon-ganon ka na lang. Slime na lang. Alam mo, nakakatuwa sa mga slimes. Ang tagal na nitong lumabas, maybe more than 10 years ago. Pero hanggang ngayon, patok na patok pa rin siya. Sa mga matatanda, sa mga bata. Sobrang bango. Sa mga aliens. Sa mga aliens. Oh, sa mga aliens, gusto niyo i-try ito. Amoyin mo. Oo nga. Oh, diba? Bango, may watermelon. May pangamoy ba alien? Check mo, check mo. Tumak sa orange. Tapos sir, tama po ba na itong gamit namin costume ni Justin, pwede siyang gamitin habang nasa Gutopia? Opo, pwede po. Gawa ka ni wala naman po. We can borrow it from there. Ah, nice! Ano ba yung mga costumes na available doon? Ngayon po, ito lang pong dalawang costumes na mayroon tayo. Yung alien, saka yung ating, yes. Ano, unicorn ba yan? Unicorn. This is a unicorn. Yeah. Patok na patok yung unicorn sa... Okay. Itong unicorn na to, likot ha? Yes. Siguro yung blue na lang. Yung orange na yung saya niya. Yung mga bata ngayon, nilalabas na nila yung mga slime nila. Oo! Oh, oh. Super konti lang. What if dadamihan ko siya? Pwede naman. Para pag isang buong teaspoon. Literally. Ganyan. Ay, ito, try natin isang buong para teaspoon. Para hindi dumikit. Para hindi dumikit. Share naman. Ah, para hindi dumikit. Kanina. Ah, gusto mo na half teaspoon. And then, you need to remove the slime sa hands nyo. Slime din yung gagawin nyo. Stretch. Gagawin nyo. Oo. Ah, okay. Kaya pala. Oo, diba? Oo, maka. Grabe! Right. Nabubuhay ang ating mga pagkabata okay. Dito. Para sa mga... Ayan. Smell. Pineapple. Siyempre, pineapple kasi dilaw yung napili ko. Yes, yung, yung orange okay. Pala naging dilaw. Oh. Kasi egg yellow yan, Mama. Egg yellow. Ayun, egg yellow. Alam niyo, Mami Chiki, may tinuro silang technique dito. Siyempre, hindi maiiwasan na may didikit at may iiwang mga slime sa kamay. Bukod dun sa ini-spray na activator, sabi kanina, pwede din daw gamitin ang slime. Pagtanggal ng slime mismo, gagamitin mo lang. Parang patch. Ayan, para pantanggal. Para siyang ano, malagkit na tape na pantanggal. Oo nga, perfect. Patingin ko nga. Gusto ba try natin? Ayoko. Okay. Oh, sir, kung gusto namin makapunta sa Gutopia, makapag-party doon, dali ng mga bata, saan po namin kayo pwedeng makunta? Yes, we'd like to invite everybody. Kung gusto niyo pupunta sa Gutopia, visit us on our Facebook. Socials po namin, Instagram, Facebook, and TikTok namin, and our website, gutopia.com. And yun po,
na-activate. Oh, grabe. May na-sprayan ng slime doon. Nakita ko sa VTR. Saya. Parang gusto ko gawin yan with ano, the GMK. Ayan, mga bata. Ayan, enjoy sila. Baka mahirapang kapalisin yung mga anak mo dyan. Wala talaga, walang uwian yan. Maraming maraming salamat po. Thank you so much. Utopia. Thank you, guys. At para naman po sa sulit na sulit, ang ganda ng ating umaga, huwag nang bumitil sa panonood ng Good Morning, kapatid. At malay nyo, kayo na po ang manalo sa aming special Kagumoka Ko Contest by Sulit TV. Simpleng-simple lamang po ang mechanics. Ito yan siya. Tutok lang sa Good Morning, kapatid. Abangan po ang isa-flash naming question of the day. Ang inyo pong sagot, ipadala sa aming Facebook page with your selfie habang nanonood ng aming programa. Mas pangmalakas ang sagot, mas wagi ang dalawang sagot na aming mapipili. Babasahin po namin sa pagtatapos ng show at winner pa ng tig-isang Sulit TV powered by TV5. Para sa sulit na sulit na panonood, mga kapatid, kaya naman kagumoka. Go, selfie at sagot na! Tuloy-tuloy lang ang pagtutok, mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, kapatid, sa part 2 ng aking house tour sa pinakasikat na impersonator na Queen of All Media na si Chris Aquino. Ipapasilip ni Chino Liu ang kanyang personal space at bukod sa pagiging content creator, ano pa kaya ang kanyang pinagkakaabalahan? Sama-sama po natin siyang bisitahin sa may bahay. Apat na taon lang nakatira si Chino aka Tita Chrissy sa two-story apartment na ito. Reflection nga raw ng personality ni Chino ang kanyang may bahay na may floor area na 40 square meters. 2017 nang simula niyang i-impersonate si Chris Aquino. Kaya gets na niya ang galaw at tawa na aktres. Yung tingin ng mata, yung ganon, yung mga pilantik ng ulo. Yes, and of course, the laugh. Ganon. Diba? I love it. Ganon. No. Pero, kaya ko din din sumiyak. Sipating ba? Na medyo masakit. You as a mom, maiintindihan mo ako, diba? Oo. At saka may pagtitimpi, diba? Sa yes. Ito. Paano naman yung horror? Kasi nag-horror siya. Pag sumigaw si Chrissy. Denton! Ingrid! Ganon! O, di ba? Medyo na-lost siya. Kasi naalala ko yung pungkulit. After ng aktingan, umakyat na kami sa kwarto ni Chino. Para sa kanya, ito ang sanctuary at comfort zone niya. This part is just open up kasi I heard super OC mo. Yes. And oh my God, yes you are! Color coordinator. Grabe, as in, yung pagkaka-organize nito. Gusto ko kasi yung hinahanap ko makita ko kaagad. Mabilis. Eh. Oo. So, may ka. Time na kapag tuloy-tuloy yung taping or marami akong events, nagugulo siya. Pero I make sure na once in a while, babalik ka siya sa dating ayos. Bibida rin sa kanyang kwarto ang silver and gold YouTube play button niya. How often do you think to have reached this? Actually, masyadong ano yan eh. Palaging tinatanong yan sa akin. Gaano ba ka-frequent dapat mag-post? Ako, ang palagi kong sinasagot, kung ano sa tingin nyo yung kakagatin ng mga viewers. Yung viewers nyo. And kung ano lang din ang means nyo. Kasi aminin natin yung iba sa atin, may day job, or yung iba may inaasikas ng ibang bagay. Hindi naman full-time content creator. So, kahit once a month pa yan, go lang.
Bagamat mag-isang nakatira dito si Chino, hindi niya raw kaya ang me time. Pagka dumating yung time na nafe-feel ko na parang mag-isa lang ako, I have to call my friends. Tapos kaya yung mga friends ko, sanay sila na tumatawag na naman si Chino, mag-iaya na naman yung kung saan. Tapos ponte trip lang kami. Hindi ko kayang manood ng movie mag-isa, kumain mag-isa, mag-mall mag-isa, hindi ko kaya. Parang talagang kinukuha ko yung energy from other people. Maliban sa pagiging artista at impersonator, abala rin si Chino sa digital marketing, pagiging content creator, team payaman manager, at barangay kagawad. Ano pa yung pangarap ng isang Chino, Liu? Mababa lang naman ng ano ko. Siyempre, we have to dream high and dream big. Pero ako parang as long as no, I can see my family doing okay. So parang ako, kung ano lang ibigay ni Lord. Yeah. So let His will be done. Para sa mga content creator wannabe, tips ni Chino? If you wanted to become a content creator, you aspire to become one, number one, you have to know your branding. You have to know your niche. Kailangan malaman mo saan ka mag-excel. Consistency, it's really important. And lastly, ito, palagi kong sinasabi, especially sa mga Gen Zs, don't do it for the money. Kasi if your goal is to have money, then medyo lost ka. Dapat, you know, money and fame comes after. Do it because you have a purpose, you have a goal, you have to inspire other people with what you do. It was nice meeting Ate Chrissy, Chino, the politician, and Chino, the person today kasi I could truly say na the people who follow you on all your social media accounts are in good hands. Diba? Na words of wisdom si Chrissy. May tips ba? For content creators. Don't do it for the money daw, Jess. Ganun. Ay, bakit? Oh, para sa'yo po, ikaw nga. No, kasi negosyo palagi, diba? Sa kitang-kita, ganun, diba? Hindi, kaya rin hindi ako content creator. Mas mukhang pera kasi itong si Jester. Kita mo na. Masama dun. Pero ako kay Chrissy, nagpapasalamat ako kasi binuksan niya yung tahanan niya para sa atin. This is a glimpse of how a content creator / kagawad can also fare into the real world. Kasi, syempre, kadalas inisip natin pag content creator ka. Sobrang curated ka. Oo. Pero ito, makikita mo yung nitty-gritty ng buhay niya outside of the persona. Kasi mahirap yung gumawa ng persona na hiwalay. Minsan kasi pag content creator ka, pwedeng as you ka. Yeah. Pero siya as somebody else. So, yes, totoo. May kasama doon na image na pag-aalaga. So, ang ganda. May thank character. You, Chris. Ang galing, ang galing. At ngayon naman po, nako, ito makinig ng mabuti. Maghanda na po ng inyong mga selfie. Dahil oras na para sa ating Sulit TV Kagumoka. Ako, question of the day. Ang tanong po, para sa'yo, anong larong pambata ang pinakamasaya? Again, ano sa'yo ang larong pambata na pinakamasaya? So kahit po hindi pa kayo bata, kahit bata kayo once, may mga meron kayong mga laro na aalala, i-share niyo. Nakalalabas ang mga edad niyo. Pag kayo sumagot ng patintero, tumbang preso. Agad eh, patintero eh. Tagawan base yung akin. Tagawan base. Langit lupa. Langit lupa. Saka luksong tinik ba yun? Luksong tinik, saka luksong baka. Sa ganito, mama. Kunwari, taya-taya kayo. Tapos pag sinabi mo, langit lupa, pagka matatouch. Kailangan nasa taas. Nasa taas ka. Or anything na above the ground. Yung mas modern version nun is the floor is lava. Is that the same? The floor is lava. May TV show na ganun eh. Yeah, so hindi ka pwedeng pumunta sa sahig. Kasi the floor is lava. So lagi ka nakaano. So pag sinabi command word from what I remember, tapos akit ka doon. Wala. Langit lupa lang. Nag-evolve na siya. Ipadala nyo na po yung mga sagot. Kasama pa ang inyong bonggang selfie for a chance to win Sulit TV. Babasahin po namin yan mamaya bago matapos ang show. At malay nyo, alam nyo din ang the floor is lava. Tingnan natin, tingnan natin. Pero ito mga kapatid, mamaya, hinding-hindi ka magsisisi sa sarap ng isa sa best pork dishes in the world. Ang sisig, tikman na natin ang panalong sisig dish ng nadiskubri naming business. At sa legal bato, ginastos ng tenant sa pagpapaayos sa inuupahan, ayaw ibawas sa upa ng kanyang landlord. Alamin ang sinasabi ng batas tungkol dyan mamaya.
At sasabi ni Doc, mga negatibong epekto ng compulsive gambling o gambling disorder sa kalusugan. Ipapaliwanag ni Doc Dex Makalintal mamaya. Kaya huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo ang Good Morning Kapatid! At nanonood pa din kayo ng Good Morning Kapatid. Maraming negatibong epekto ang pagsusugal sa ating kalusugan, pati na sa mga relasyon at pamilya. Pag-usapan natin ang gambling disorder, sasabi ni Doc. Marahil ay naghahatid ng kasiyahan para sa ilan ang pagsusugal. Mayroon ding ibang nakikita itong pamamaraan para kumita ng pera. Pero para naman sa mga nawiwili rito, hindi agad napapansin ang negatibong epekto nito sa kanilang mga buhay. Paano nga ba malalaman kung nalululong na sa sugal ang isang tao? Sugal na may tuturing po kapag mayroong kasama ng pera ang paglalaro. Tinatawag namang compulsive gambling o gambling disorder ang pagkakalulong dito. Apektado nito ang utak kung saan nasistimulate ang ating reward system. May epekto rin ito sa level ng dopamine sa ating mga utak na siyang nagbibigay ng magandang pakiramdam tuwing nananalo. May kakalintulad din ito sa droga o sa alkohol na hahanap-hanapin oras na makasanayan ninyong gawin. Mayroon namang iba't ibang risk factors na iniuugnay sa compulsive gambling. Mas at-risk dito ang mga bata at middle age. Pinapataas kasi ng maagang pagkakatuto sa pagsusugal ang tsansang malulong dito. Factor din po ang kasarian. Mas maraming mga lalaki ang nalululong sa sugal kumpara naman sa mga babae. Sinasabing mas at-risk din sa compulsive gambling ang mga taong competitive, workaholic, mainipin at kulang sa pahinga. Kapag lumala, maaaring mahirap na itong makontrol kahit papaulit-ulit ang pagkakatalo. Habang tumatagal kasi, mas tumitindi ang pagkaasam nating tumaya ng mas malaki. Apektado din po ng pagsusugal ang bahagi ng utak na tinatawag na prefrontal cortex. Nagdudulot dito ng decreased activity ang pagsusugal kaya mas hahanap-hanapin ito at hirap na kontrolin ang impulse. Para naman sa ilan, pagsusugal ang pumamaraan para takasan ng anxiety at stress. Pero nauuwi ang problemang hatid dito sa depression, pagbagsak ng kalusugan at pwede rin magkaroon pa ng suicidal thoughts. Mainam din po na magpatingin agad sa espesyalista kung duda kayong nalululong na kayo sa pagsusugal. At para naman po sa iba pa ninyong mga katanungan tungkol sa inyong mga kalusugan, mag-ask Doc Dex lamang sa aking Facebook page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Thank you naman, Doc Dex. Kasi hindi natin nalalaman, naku, meron pala tayong ganyan sa ating pamilya. Kasi parang addiction yan. Katulad ng drug addiction, yung hindi mo makontrol. At nagiging masama na nga kung ano-ano yung gagawin mo para lang makapagsugal ka. So, nandyan na yung pagnanakaw, pananakit, pagsisinungaling, lahat na ng mga ginagawa mo para lang mabigyan. Mabigyan daan yung gusto mong magsugal. You know, I think it's nice na we are tackling this subject because it's something that's common pero hindi natin masyado napapag-usapan. Kumbaga, para siyang parang taboo in a way, diba? Na parang takot pag-usapan ng mga tao, pero sometimes, minsan yung mga close sa atin, may ganun na silang problema, hindi pa natin alam. At saka tulad nga na sinabi ni Mami Chiki, sobrang that can really affect relationships as well. Minsan naman, yung mga tao sa paligid, aware na rin, pero hindi rin alam kasi kung paano i-handle. Kasi iba rin ang approach nun, kasi posibleng mas lalo, may mga tao kasing nagre-rebelde. Pag mas lalo mong pinupuna, mas lalo silang, hindi mo, wala akong magagawa. Pero alam mo, sa pagkakapresent ni Doc Dex, napansin ko lang na paano kung ikaw gusto mo tulungan yung parang sugarol mo na kapamilya or kaibigan or kakilala, meron pala siyang scientific na parang natatouch sa brain natin na nasa satisfy niya. So what if makahanap ka ng replacement? Paano kung kunwari yun yung nafe-feel mo pag namumundok ka, yung parang nag-hiking ka? Diyon na lang ang pag-focusan mo kasi 'di ba, ang pinakamahirap talagang kalaban sa buhay ay ang utak mo. Bukod sa puso. Minsan yung utak mo talaga hindi kanya titigilan dahil magkasama kayo 24/7. So kailangan matutunan mong kausapin yung sarili mo. Or kung meron mang nagmamahal sa'yo, who cares for you, dapat makahanap sila ng pwede mong gawin na nakakapagbigay ng parehong epekto nung sinasabi ni Doc Dex
kagaya ng sa pagsusugal. Oo. Replacement. Kasi replacement. Ano yan eh, addiction din yan eh. Mm-hmm. So diba tayo, when we're addicted to something, yung nangangati tayo. Mm-hmm. So yun yung challenge talaga sa mga kapatid natin na if ever may ganong problema. Oo. Saka oftentimes kasi yung ganyan, merong pinanggagalingan. So kung tutumbukin mo yung... May ugat. Oo, yung ugat, baka sakali, pwede rin magbago yung tao. Mm-hmm. Dahil pagka naayos mo na yung depression niya o yung feeling niya na ayaw niya sa bahay or meron siya ibang problema, linalabas niya sa pagsusugal. Kung maayos yung problema ngayon, baka ma-okay na rin. Yeah. Mami, also, idagdag ko na lang din, paiwas nyo na rin sa mga kaibigan na talagang di maganda impluensya. Nasa barkadahan din yan eh. Diba? BI? Oo, mama. Diba kasi minsan hindi naman, ang pagsusugal, di mo magawa yan mag-isa. Totoo. Oh, sabi nga, do not be deceived. Bad company ruins good morals. Oh, oh, oh. Simulan, diba? Susulat ko yun. Bad company. Buti na lang we're in good company. Okay. Oh, ito naman, ibang usapan. Doon tayo sa upa. Hanggang saan ba pwede tumanggi ang isang landlord na ibawas sa upa ang iyong ginasto sa pagpapaayos ng inuupahan mo? Yan ang sasagutin naman ni Attorney Buko sa Legal Ba To? Lance, maniningil na nga pala ako ng bayad nyo sa upa. Ako, Joe, ito kasi yung resibo nung nagastos ko lahat sa pagpaparepair sa lababo. Okay lang ba na pabawas na lang sa upang namin ngayong buwan? Ay, hindi pwede yan kasi fully furnished yung pinaupahan ko sa inyong apartment. At saka wala naman kayong nireport na ganyang problema. Kailangan yung bayaran yan kasi hindi ko ibabawas kung ano yung nagastos nyo dyan. Attorney, pwede bang tumanggi ang landlord na ibawas sa upa ng tenant ang ginastos niya kung may pinarepair? Legal ba to? Legal po yan. Ano mang minor repairs o pagawain sa mga inuupahang bahay o leased premises ay sagot o gastos ng umuupa o tenant. Ayon sa Section 1678 ng Civil Code, kung may mga improvements na gagawin ang tenant sa bahay na kanyang inuupahan at ito ay makapagpapataas ng value o halaga ng bahay o ng leased premises, pwedeng singilin ng tenant sa lessor o may-ari ng bahay ang kalahati ng kanyang nagastos kung siya ay aalis na sa leased premises o terminated na ang lease contract. Subalit, ayon sa Article 1662, kung urgent at kailangan-kailangan ng ipagawa mga major repairs at higit sa 40 days ang abalang maidudulot sa tenant ng mga repairs na ito, sagot ito ng may-ari ng bahay at maaaring hilingin pa ng tenant na bawasan ang upa o rent katumbas sa mga araw na hindi niya magamit ng maayos ang leased premises dahil sa mga nasabing major repairs. Attorney, kung hindi ako nakakapagbayad ng renta dahil natanggal ako sa trabaho, pwede bang basta na lang ilabas ng landlady yung mga gamit ko at ipadlock ang bahay na inuupahan ko? Legal ba to? Hindi po yan legal kung walang provision sa inyong lease contract na nagbibigay pahintulot sa may-ari ng bahay. Sa ilalim ng ating batas, hindi maaaring basta-basta pumasok ang may-ari ng bahay sa kanyang pinapaupahan o sa leased premises at hindi niya maaaring basta ilabas ang gamit ng tenant kahit hindi ito nakakabayad. Ang tamang proseso ay magpadala ang may-ari ng bahay ng demand to vacate sa kanyang tenant at kung hindi ito aalis ng kusa ay maaaring kasuhan ng ejectment sa hukuman. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Yun pala yun. I guess yun sa unang kaso, lalo na kung merong mga sira doon sa bahay, may mga kailangang kumpunin, minsan kailangan pwede namang madaan sa usapan eh. Kausapin agad yung owner. Kung ikaw yung nag-uupa, kausapin mo yung owner. Boss, may sira sa kisame o may tumutulong tubo rito. Pwede bang ikaw magpaayos? O gusto mo ako magpaayos, ibawas mo na lang dun sa renta. Pero diba kadalasan, pag nagpaparenta ka, nagbibigay ka talaga ng deposit? Deposit, para doon yun, hindi ba? Kasama. Saka, pero kasi dito yung mindset ng mga nagpapaupa, yung deposit kadalasan binabawi dun sa huling buwan kapag aalis na yung tenant. Pero kasi diba parang ang intindi ko sa deposit ay for parang damages just in case may damages. Tapos security deposit. Kasi kahit pag sa hotel, diba, nag-ano ka, check-in ka, may deposit ka para kukuhunin na lang nila doon. Palagay yun ay kung merong damage na nagawa yung tenant na hindi niya ipinaayos o ipinagawa. Tama. Diba? Pero kung ikaw yung mismong kumilos para rito, maganda rin yung sinabi ni attorney na
kausapin mo, baka pwedeng ibawas doon sa monthly rate. Tama. Ako iniisip ko yung mga kaalaman ngayon, no, mga nagpapaupa. Kasi kuminsan feeling mo, paano na nga kung medyo pasaway itong ano, yung tenant ko, hindi ka pwedeng pumasok, hindi mo siya pwedeng palabasin. Pwede mo palang i-demanda. May laban, meron ding protection para doon sa mga nagpapaupa. Yes. Iintindihin lang pala ang batas kasi parang yung protection is sinusubukan niya na maging pantay. Balanse. May protection para sa bawat partido. Yan. Thank you. Thank you, Atty. Buko. Ito mamaya, balita naman tayo sa Frontline sa Umaga Express. Food stamp program ng pamahalaan sisimula na sa Hulyo. 300,000 benepisyaryo, unang makakatanggap ng ayuda. Paggamit ng artificial intelligence at deepfake tuwing kampanya gustong ipagbawal ng COMELEC. At cast ng 90s sitcom Home Along Dariles, emosyonal sa reunion sa co-star nilang si Sita Astals. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Pasadaan na natin ang ilang umaarangkadang mga balita ngayong araw kasama si Ruth Cabal. Kasado na sa Hulyo ang pagpapatupad sa food stamp program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nasa 300,000 benepisyaryo ang unang makikinabang sa programa mula sa mahigit 20 probinsya. Layunin ng programa na tulungan ang mga mahihirap na nakakaranas ng matinding gutom. Bibigyan sila ng electronic benefit transfer cards na magsisilbing parang ATM. Dito ihuhulog ang ayuda na hindi pwedeng i-withdraw pero pwede lang ipambili ng mga pagkain sa mga accredited na tindahan. Halos 12 milyong piso ang iniwang pinsala sa agrikultura ng bagyong Aghon. Base po yan sa datos ng Department of Agriculture o DA. Pinakanapuruhan ang mga tanim na bigas sa lalawigan ng Quezon at Laguna. Pinangangambahan namang tataas pa ang bilang at halaga ng napinsala sa bagyo habang tinatapos pa ang final assessment. Sa kabila ng pinsala na yan, tiniyak ng DA na hindi magkakaroon ng kakulangan sa bigas. May sapat na produksyon naman daw mula sa mga hindi naapektuhang probinsya sa Central Luzon at Cagayan Valley Region. Gustong ipagbawal ng COMELEC ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI at deepfake sa darating na 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, pwede kasing magamit ang mga nasabing teknolohiya para manlin lang ng mga botante. Pwede rin itong gamitin sa paninira sa mga tatakbong kandidato, bagay na posible ring makaapekto sa magiging resulta ng eleksyon. Tatalakayin ng COMELEC and Bank ang panukala tungkol dyan sa susunod na linggo. Yan ang mga pinaspasa nating balita ngayong umaga. Tutok lang sa News 5 at News 5 Everywhere sa online para sa iba pang mga update. Reunited po ang OG cast ng 90s sitcom na Home Along Dariles sa isa pa nilang kasama sa serye na si Sita Astal. Naging emosyonal ang cast, lalo na si Claudine Barreto nang makita si Sita. Ang iba pang miyembro ng Cosme family tulad ni Nova Villa, Smokey Manaloto, Vandolf at Boy Tuquizon, Gio Alvarez at Maybelline De La Cruz agad din sumunod sa pagyakap. Teary-eyed pa nga ang karamihan. Gumanap na boss ni Comedy King Dolphy si Sita sa Home Along Dariles. Nang matapos ang show noong 2003, ilang taon ding nawala sa limelight si Sita hanggang pumasok sa politika bilang Manila Councilor noong 2006. Nitong February lang, i-reveal niya sa panayam niya kay Julius Babaw na kinailangan niyang pumasok sa isang ospital dahil sa kanyang bipolar disorder noong 2010.
Overload na nga po sa success ang vlogger na si Diwata. Kahit madaling araw daw kasi may kumakatok sa bahay niya para lang magpa-picture. Sabi ni Diwata, may mga nanggigising daw sa kanya kahit alas 2 ng umaga para rito. Pero kaya naman daw niyang pagpasensyahan ng mga ito. Masama lang daw ang loob ni Diwata sa mga vloggers na kung ano-ano na raw ang sinasabi sa kanya. Tuwing di sila napapagbigyan na magpa-picture. Sinusubukan naman daw niyang mabigyan ng oras ang lahat ng lumalapit. Diwata. Mapapasana all ka na lang, kinakatoka ng 2 a.m. Oh, diba? Picture. Oh. Ako naman habang nagre-report, makanta ako sa iyo, ano, sa isip. Malong Dariles! Alam ko, sa totoo lang, yung show na Home Malong Dariles, feeling kong malaking partiya ng childhood. Ay, oo. Oo naman. Napaka. Kasi araw-araw. Kevin Cosme. Nakakamiss tuloy si Tito Dolphy. Naka-work mo ba si Tito? Naka-work ko po. Meron siyang teleserye na hindi na ipalabas kasi hindi namin natapos. Anak niya ako doon. Wow! So, very grateful ako palagi kasi marami ako natutunan sa kanya. But at the same time, kahit di yun pinalabas, punong-puno ako ng learning from Tito Dolphy. Tsaka, di ba si Tito Dolphy, known siya na funny siya sa ano sa TV, sobrang cute. Pero in real life, ang ano niya, ang soft niya, ang ano niya, parang siya si Bossing. Oo, tama. Pinapaghambing nga siya madalas. Oo, parang siya si Bossing. Tama. Pero nakakatuwa makita nag-reunite yung mga nasa Home Alone na realist. At saka everyone looks good. Ang ganda nila, no? Tignan, kumbaga lahat na alaga. Naalala ko si Sita Stas. Si Sita Stas yung lagi niyang kasama din si Bernardo Bernardo. Yes! Ang ganda nung ano, yung contrast kasi nila. Saka yun yung talaga matatakot ko sa kanya eh. Pagka, di ba, mistisa, ganda-ganda. Tapos siya yung boss, di ba? Saka sabihin lagi si Misigaw na... Ano ko? Ano? Kevin. Oo, di ba? May pasigaw siya. Ganda. Doon. Tsaka tignan mo si Nabandov. alam natin pag tumatanda na tayo si Nabandov doon. Tsaka si The Boy 2, bata pa yan eh. Diba? Si Maybelline. Si Maybelline. Ganda. Ang sarap talagang panoorin ng pamilya. Lalo na pag nagre-reunite na. Marami nang nangyari, maraming pagsubok, pero ang pamilya matatag pa din. Ganda. Yes. Oh, ito. Sarap din kumain ng sisig with your family. Sa ating pagbabalik, ibibida natin ang isa sa Filipino dishes na pasok sa Taste Atlas's Best Pork Dishes in the World. Sisig, mga kapatid! Abangan yan, mamaya-maya. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! At nagbabalik po ang good morning, kapatid! Ito, likas na sa ating mga Pinoy ang talento sa pagluluto. Kaya naman, ang masasarap na Filipino dishes, internationally recognized yan. Yes! Pasok po sa International Food Database or Taste Atlas's 50 Best Pork Dishes, ang 6 na putahing Pinoy. Mm-hmm. Kabilang po dito ang lechon. Uy! Adobo, Madobo, Liempo, Lechon Kawale, Bicol Express at Sisig. Uy, kakagutom naman. At kayong umaga, ating po ibibida ilan sa mga dishes na ito, ang paboritong pagkain Pinoy at ang pinipilahan sa gilid ng Marikina River, ang Sisig at Lechon Kawale. At para mas ibida pa yan, ang mga produktong ito, makakasama natin ngayon ang owner ng Ali Sisig na si Jasmine Abesamin. Jasmine, good morning! Hello, Jazz! Good morning! Good morning. Ito sa gitna. Good morning. Jazz? Hi, Jazz. Pinipilahan ang inyong sisig sa tabi ng Marikina River. Yes, saan ito ba na malapit? Industrial Valley po yung barangay namin. Okay. Malapit po so, sa river ba? Pinipilahan siya, yung sisig yes, nyo at yung lechon kawali. Bakit palagay mo pinipilahan siya? Dahil po ang target market po namin is masa. Mm. Bukod po sa malasa, ito ay affordable po ng masa. Malasa para sa masa. Yes. Okay. Magkano, for example, kasi ito punong-puno to, magkano yung ganito? Actually, ito po ay, meron po kaming sisig. Pork sisig with rice, worth 75 pesos po. May 75! 75! Ano pa? Sige, try natin. Meron din po kaming chicken. Buffalo ang kanyang flavor. Yung kanin, bakit dilaw? Java rice po ang tawag.
Java rice. So lahat ng rice niyo, Java rice? Java rice. Hindi kayo yung nakuputi na rice. As per request na lang po yun, ma'am. Can you tell me more about it lang? Ito, pork sisig, tofu, and chicken sisig. Ay, ang saya. Ano yung pinaka-mabenta? Yung pork? Pork sisig po. Yung pork po kami nakilala. Okay. Sige, try natin. Paano naman kayo, paano nyo hinahanda yung sisig nyo? Kasi iba-iba yan, di ba? Iba-iba yung feel ng sisig. Can you tell me more about that? Sa amin naman po, meron po kasi variations ng sisig. Meron hong ihaw, merong pinakuluan lang, hong pinrito. Mm-mm. So sa amin naman ho, ang bagnet sisig naman ho sa amin. Bagnet sisig? So, yes po. Pero mukha ba ito? Hindi po. Laman po siya. Laman lahat? Yes po. Kaya pwedeng-pwede siya kasi wala ho siyang laman loob. Okay. Just? Tofu din eh, no? Tofu, sisig din. Okay. Ito kasi ang sabi, ang Lechon Kuwali pasok din daw sa 50 best Filipino dishes ng Taste Atlases. Ano yung meron kayo dito? Kasi ayan, nagdala ito, din kayo. Ito, may Lechon Kuwali sila. Yes po. Dahil nga ako nagtitinda din kami ng sisig, nag-offer na din po kami ng Lechon Kuwali. Okay. Tsaka ito, may soup. Yes po. Actually, meron na po kaming physical store. Okay. Sinaserve po namin itong crispy sinigang. Crispy sinigang. Yes, so, bali, okay. Ano? Liempo pa rin? Liempo pa rin with a twist of crispiness po. Wow. Tawagin natin yung ating mga minamahal na Tikim Squad. Kasi Marikina, di ba? O, yung taga-Marikina natin dito. Asa Maui! Na? Perfect yung tofu sisig para kay Mama Chiki. Kasi, wow! Gusto niya. Try nga natin. Oh my gosh, perfect uy, ito. Uy. Tara, Mami. Mami, ano po mga produkto meron kayo? Thank you. Ngayon po, ito pa lang ho ang aming na-offer. Pero mag-offer ho kami ng mga soup dahil nga tag-ulan na. Ibang soup, katulad nito. May mga fried chicken din kayo. Yes po. Okay. Ano yung sauce? Ito po, spicy buffalo and honey mustard. Meron din po, spicy buffalo pala to? Yes po. Kala ko banana ketchup lang ganyan, actually. Spicy buffalo. Okay. Dapat ho coated siya eh. Ano namang sausawan itong Lechon Kuwali? Oh my gosh, may Lechon Kuwali. Ano, yung usual po na, ano? Perfect. Na liver sauce. Liver sauce. Kailangan may kanin niya, di ba? Sa kanin. Try nga natin yung, ano, yung tofu. Yun ba yung liver sauce natin? Actually, ito po yung sauce na binabalik-balikan sa sisig. Ano siya? Sisig. Ito yung parang kung gusto mo ng dagdag. Opo. Wow. So, ibig sabihin sa inyo, pwede magdagdag? Yes po. Ano yun? Only? Pwede ho. Pag doon ho kayo naka-dining. Wow. Secret sauce na yan. Special sauce ho. Diyan ho kami nakilala. Wow! Only sauce, ha? Okay, pwede sabihin lang natin yung base ng sauce. Kahit kung secret siya, ano ba siya? Parang cream? Base ho niya, mayo. Pero, okay, mayo. Pero, promise nagdadagdag ng creaminess. Yes. Sige, try nga natin yung liyempo. Nung gusto ko, hindi ka nagtitipid sa sili. Ang sarap, Mac. Gusto ko tikman yung sabaw, kaya wala tayong, ano, so tikman ka lang mo na. Try mo. Okay, ito. Tamang-tama lang yung anghang niya, no? Oo, sasabihin ko paano yung sipa ng anghang. Ang sarap. Yun, doon ako siya anghang. Sarap! Ang asim! Quiet kami kasi masarap talaga. Ito, try natin. Try niyo yung rice. Diba talaga pag may kaparos na Java rice? Ito, oo. So ito yung crispy liyempo. Yes po. Crispy liyempo, ha? Masarap yung tofu sisig, mama. Kasi diba ikaw talaga hindi ka masyado nagbe-beef or pork, diba? Pero depende rin mga request na palagi ng egg. Di ba yung iba kasi gusto nila may egg yung kanilang sisig. Ang version naman ho namin, separate po kasi yung usual na sisig and egg and rice. Ang ginawa ho namin, minix ho namin. Ah, nakahalo na. Nakahalo. Tsaka balita ko, ibang klase daw yung pinakbit ninyo. Super crispy talaga? Sinigang ho. Ay, sinigang pala. Hindi, kasi sabi ni, may, alam mo, may bumulong sa akin. Tanungin daw yung tungkol sa pinakbit. One secret, dito ako sa okra. Tsaka only sauce. Only sauce sila. Yun ang panalo talaga yung sauce. Dagdag tayo. Yung iba nga ho, ang binibili na lang is rice, tapos kukuha sila ng sauce. Yung sauce. Pwede na. Papabili ako ng sauce. Parang ulam na yung sauce eh, di ba? Sabi ko, kuya, pabili po ng soft drinks. Parang dito masarap, di ba? Masarap talaga pag may soft drinks. Oh my gosh. Ayun, nakumain na lang kami. Sige, mag-promote na tayo. Grabe, ayun. Ito talaga, i-recommend ako. Napakasarap. Tsaka, ma'am, napansin ko, di ba may special sauce kayo? Yes. Pero pag nilagyan mo pa ng kalamansi, mas masarap. Sarap, iba. Actually, may chili garlic pa nga ho kami. Hindi lang talaga? Okay. Yes, doon ho yun para sa mga mahilig sa maanghang. Alam niyo ako yung target market niyo kasi mahilig ako sa malasa. So ako talaga to, oh my gosh, ang sarap. Ang sarap ng sabaw. Sige, tayo nga natin yung sabaw. Sarap, kaya lang kasi ginaganon ko eh.
Pero ako, dito pa rin sa Unli Sauce. Unli Sauce. Oh, hindi lahat ng sisig establishments may Unli Sauce. Unli Sauce, totoo yan. Ano mga meals nyo pa, bukod sa sisig rice? Dito ho kasi kami nakilala, so parang nag-focus lang ho kami dito sa sisig. Sa more on pork dishes po. I just wanna say, na kapag ang establishment, meron siyang mas focus na, ano, di ba, Jess, no? Mas nagsithrive ang negosyo. Kasi may focus. Mas nakikilala din kasi ng mga customer, ng mga kliyente na pag kailangan ko ng sisig na pork sisig, dito ako pupunta. Kumbaga, may tatak na agad. May pagkakakilala. Okay. Diba? Panalo yung sinigang, actually. Sakto yung asim. Diba, diba? Meron pa kayo naiisip ng mga gagawin para to further, ayun nga, kahit naka-focus kayo, syempre, maraming mga nag-i-innovate. Ano yung next? Ano yung tina-target mo next? May tina-target po kami. Dahil nga nauuso nga ho ang Paris. Paris overload. Yes. Ang gagawin naman ho namin, bubulalo overload. Bulalo overload. Wow. Magaling mag-isip. 11 a.m. to 12 a.m. po. Ay, yung mga oras na ganyan. Ang mga ano, pang inuman. Recovery food yan, tawag, pagkatapos mag-inuman, di ba? May pagkain dito, di ba? Ibig sabihin, meron ding Alex Calleja, di ba? Masyempre. Oh, di ba? Alam na din. Kuya Alex, di ba? Tuwing may pagkain, eh, no? Naku, inamon mo kay Alex, napakasarap nung sisig. Hindi, okay lang, di ako masyado. Sure ka, fasting ka ba kayo? Fasting ka ata, eh, no? Hindi, ang bilis, fast ako pag dito. Yung gamot mo, ha? Oo, nakain mo ko ng calcium block. Pero ito, pinaparish nyo talaga yung sisig nyo din with Java rice. Oo, kasi parang normally sa atin, gusto natin yung white and steamed rice, ano? Pero iba rin pala yung mix na pang Java rice. Bakit Java rice? Wala, Java rice. Para lang humaiba, kasi nga ho, nakakain na natin sa bahay yung mga plain rice, ganyan. So, ang naisip na ho namin, mag Java rice. Tama naman, tama naman. Tsaka maganda siya sa mata. Para may participation naman talaga, visually. Correcto naman, correct ka naman. Parang may kunya. Kunyari, para alam mo. Ano ba ang Java rice ba? Dapat pwede siyang gamitin ng kanina bago o dapat yung parang sinalde ng ano doon? Ano mo mas masarap? Usually ho, mas maganda talaga yung bahaw, kumbaga. Ah, really? Really? Okay. Pero sabi ko, bagong kanina. Ano small talk para makakain? Oo, okay. Bagong kanina. Usually ang laman ng ano ng Java rice? Nag-focus sa Java rice. Sarap na sigurado lang natin na bago yung Java rice. Oh, tsaka nakakatawa si Kuya Alex, yung nahiya siya para makasubo siya. Nagtanong siya ng question. Hindi yan nahihiya. Ayun. Saka may contribution. Pero na Jasmine, pita mo na yung mga kapatid natin. I'm sure natatakam na silang umorder ng sisig sa inyo. Yes po, please like po our Facebook page, Ali Sisig. Meron din po kaming TikTok account, which is Ali Sisig din po. Makikita niyo rin po dito yung information kung gusto niyo ng mag-advance order. Tumatanggap po kami ng bulk orders po. Ayan. Orders? Gano'ng ka-bulk ang bulk orders? Mga 50 pieces, wow. 100 pieces. Pati sa sisig po, pwedeng per tray ba to? Yes po. Pwede panalo yun. O, day chicken, ha? Meron din po kaming mga party trays. May mga solo meals po kami. Ayun. Perfect na perfect. Pambarkada at pampamilya. Yes, again, nakita na ninyo kanina sa inyong screen ang kanilang social media accounts. Maraming maraming salamat, Jasmine. Thank you po. Salamat, Jasmine. At pinasaya mo rin ang kapitbahay namin dito. Okay. Sabi niya sa akin, magtanong daw ako. Ay, ikaw ang nangangapit bahay. Pero ito, mga kapitbahay din namin, boss na po ang ating saya sa ating Good Morning Kapatid Facebook page. Ito po ang ilan sa mga pinadala sa ating selfie ng ating mga kapatid. Ay, good morning! Ayan. Puro ka lang. Fresh na fresh. Wow! Parang slime lang yung kanyang hair. Fresh! Yung mga bata. I love it! Yes. Napaka-cute! Kaya nga, love the curly hair. Yes, parang si Ilio pala yan. Wow. Ito rin, pink hair naman. Mga kapatid, give sending lamang po ang inyong mga selfies at sagot na rin sa ating question of the day. Ilagay nyo na po kung saang lugar kayo naroroon. At malin ninyo kayo pong manalo ng aming Sulit TV para sa extra sulit na panonood. Tama! Tama! Sa aming pagbabalik, ako magkakaalaman na kung sino ang mas magaling sa hulaan at panggagaya ng gunog. Ito na, magkakaalaman na talaga mamaya. Kulitan tayo sa Benman ng Pasiklaban sa ating bagong segment na Palarong Pampasaya. Palarong Pampasaya! Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sinong happy morning kasalo ang Good Morning Kapatid!
And we are back. Alam niyo po dito sa Good Morning Kapatid, ang lagi nating motto, tuloy-tuloy ang saya at energy tuwing umaga. Energy! Ayan! At syempre, mas happy yan kung i-share natin ang moment sa inyo, di ba? Ayan, para sa inyong pag-good vibe. Bonding ideas! Pag meron kayong mga party, eto, dito kayo matututo, ha? Starting today, ang palarong pangpasaya! Yeah! At ang buena mano nating palaro, tatawagin nating narinig nyo ba yun? Narinig nyo ba yun? Narinig nyo ba yun? Narinig nyo ba yun? Gogi na mga energy sa kalaban! Magkabahan! Wala, ito muna mechanics. Paano ba yun? Charades with a twist na hindi pwede mag-action, ha? Meron tayong pahula ang mga bagay sa ating mga teams. Ang cats, sabi ko nga, charades with a twist. Ayun, kasi bawal gumamit ng kahit na anong bahagi ng katawan ang magpapahula maliban sa kanyang boses. Okay? So, kailangan ganyan lang kayo at maririnig lang kayo. So, ngayon, ilabas nyo na lahat ng gusto nyo ilabas sa katawan ninyo kasi mamaya hindi pwede. Okay? So, paramihan lang nang na mahulaan ang dalawang team sa loob ng tig-dalawang minuto. Okay? Game! Team Maui! Yes! Wow. Kasama! Sina Justin! Ah. Si Ian ang aming boss dito! At si Alex Calieja! Ready na ba kayo, Team Jester? Ay, ito na! Team Pulse! At ang aming mga staff na sina CJ at Jello. Naku, CJ and Jello. Ang titinik yan! Yan ready, CJ! Naku! Nakabangko! Teka muna, ha? Hindi lang ganyan-ganyan. Yung matatalo, may consequence. Haharapin, may parusa yan. Kaya abangan-abangan. Anong mangyayari? Mami, anong parusa okay. Sa hindi nakikinig? Ay, naku. Siyempre, hindi ka mananalo. Okay, para malaman natin kung sino na maglalaro. Itong bato-bato pick muna. Tignan natin. Sino? Alam mo ba, na-calculate na ni Jessie? Oo nga. Game. 3, 2, 1. Bato. Bato. Pick. Bato. Bato. Pick. Ang hirap nito. Teka. Ano? Player pass. Player pass. Una na sila. Una kami. Una na yung matatanda. Wow! So, teka, gets nyo ba yung... Ladies first, ladies first. Gets nyo ba yung rules? Ganito lang to, halimbawa, ako una. Au, 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 au! Aso! Ayun, ganun lang. Teka, namin pinagala sila eh. Dahil namin gets yung rule. Una sila. Bawal, oo. So, ako magpapantay, ha? Kamay sa likod. Para madali, kamay sa likod. Okay? Let's go. Mga teams, are you first? Ako pala magpapahula. Muna. Oo, ito muna magpapahula. Saan? Dito sa gitna. 2 minutes. Okay. 2 minutes, tuloy-tuloy lang. Game! Kaya mo yan! Oh. Hindi ka magigil sa okay, wala ready. Lang. Ready? 3, 2, 1, go! Nadudumi? Jeep! Motor! Alam mo, madali ah! Atalay mo ang aking awards! Nagkakasakit! May impatso! Kabayo! Buti na lang magaling na artista si Diva. Naiirin, nagbubuntik. Constipated. Pass. Pwede yun. Okay. Teka muna. Hindi pwedeng ikaw na natin. Ikaw na. Sige, ubusan. Ubusan. Okay. Go. Ilang minutes na lang? 1 minute. Oing! Baboy! Madali! Game! Ba't ganun yung akin? Go, Jello! Pag-alan nyo pala. Ba't ang hirap? Go! Kaya mo yan! Parang si Dimpang yan eh. Sheep? Kambing? Kambing! Hayop! Walang magtatalong ha! Tulog-tulog lang yan! Pass! CJ, go! Ubus ang oras! Time check! Baka! Kalabaw! Baka? Trend? Ay, censored! Trend! Go, Dimples! Back to Dimples!
Okay. 25 seconds. Let's go, Mama Dim. Sawa, snake. Snake, very good. Very good. Let's go, Sir Jeff. Isa pa, 20 seconds pa. Toot, toot. Toot, toot, cellphone. Cellphone. Go, Jello. Isa pa, 10 seconds. 10 seconds. Kaya mo yan. Okay. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Laruin lang natin kung ano ba yung unang salita. Sabi na, ano ba yung unang salita? Sirang aircon? Yung aircon nga, walang tunog eh. Sira, pasensya na, yung mga aircon namin sa bahay, hindi ganun ang tunog. Guys, ano yung aircon? Yung pala yun. Okay, okay. Baka naman nahulaan ninyo sa bahay, ha? Anyway, 4 points. Naka-apat. Apat, ha? 4 points. Nakakawa sila. Teka. Wow. Alam mo ba, nakuha na namin yung mga madadali. Okay. At dahil dyan, watch and learn. Uunahin natin si Alex Calera. Ipis. 2 minutes. Timer. Okay, go, go, go. Are you ready? Alex, go! 2 minutes on the timer. Panoorin niyo ako. Wow. Ready? Timer set. 2 minutes. Go. Go! Asan ang timer? Go. 3! Asan ang timer? Kailangan pa rin ba? Go! Wait! Nagsa-start. Go, go, go. Nagsa-start na agad yung timer. Baka lintik. Abika! 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 Kawan! Kawan! May kamay! Horse! Horse! Aso! Tambucho! Tambucho! Bagong aircon! Bagyo! Pass! Dapat pala hindi ako tumunod, no? Oo, dahil hindi counted yung points na. Talaga! Ay! Gagawa nila. Ba't yung laway ni Maui kayo? Alam mo kung bakit? Sana sinabi niya, lumaragas ang laway. Lumaragas ang tubig. May time pa. Isang pang round. Isang round. O ngayon, alam niyo na. Nag-isang round lang pagka sore loser yun. Uy, hindi kami. Saba? Hindi, para linawin na natin. May, at least may nanalo na talaga, no? Paano, additional na lang to, no? Kasi sige, kami isa pa para hindi mas malog. Guys, 2 points ako eh. Ako yung zero sa atorotot eh. Ito muna yung nahula. Hindi nahulaan natin. Sige, doon ka. Dito ako. Ano yung sa'yo kanina? Tumaragas ang tubig. Tumaragas ang tubig. Paano ba ginagawa na tumaragas ang tubig? Game. 1 minute, ha? Yung sa akin naman, hindi napahulaan yung... Dito ka ba? Dito ka? Ano pagka-time? Ito yung may Jesse nakakatawa. Ano yung isa? Naiintindihan mo ba kung ano yun? Naman! Oo, ito. Kumukulong. Kumukulong tubig. Game. 2 minutes. Pwede pa tayo ng isa. Okay, dito naman mauna. Okay, 2 minutes. Okay, go.
Pagbunot mo, time will start. One, two, go! Wait, kamay sa likod, ha? Kamay sa naku! Pass! Hey, dapat pinatry mo muna sila! Ang lahat ko ito, girl. Okay. Oh, yan! Nice! 1-0! 1-0! Ay, sorry. May nahulog po. Hawakan niyo yung ano. Rumara ka sa tubig! Beep, beep! Kotse! Kusina! Ayun! Uy, gumagaling! Ang team Maui, oh! Gumagaling! Go, go! Nahulog! Wala na gamit ang microphone na yan! Bumog sa nagamit! Dinabog! Dabog! Dabog! Nahinimatay! Nasira! Ayoko na! Ito, natapos na ba? Go! Kumakain! Gumuya! Ang ina yung muya nun? Tama! Sige! Pass! Sige. Go. Next. Ding! Doorbell! Ding! Ding! Timer! Makininya! Typewriter! Sige! Sige pa! Wala dyan! Butike! Yes! Naka-apat na puntos din! Ang chichirya! Isa ko chichirya! In fairness, may napuntahan yung kakapas natin. Chichirya! Para sa pagka maglaro kayo, paano yung butiki? Butiki! Galing talaga. Okay, ready na kami! Chichirya! Team Jem! Kuha mo yung tunog na butiki sa bahay namin. Timer starts now! Okay, wait lang. Okay. Makukulang! One. Ako din talaga yun eh. Apat ang sa kanila. Isa sa inyo. So far, go! Pass! Zombie! Ano, Jello? Go, Jello! Dali! Go, Jello! Ito, full time! Ang hirap ng polls yung sa amin. Competitive! Pass na naman! Can you make that? Pass! Magdalinon! Magdalinon sa amin! Magdalinon! Heartbeat! Heartbeat! Wow! Wow! Ganon! Parang dito yun! Ganon! 2 points! May sakit! Nahihirap! Malungkot! Naiiyak! Pass! Okay. Handa na ba kayo? Oh my God! Diba talaga pag tahimik pero performance? Buti pala nanalo tayo. Ayan. Ang ako yung nakakakita ng isang plato ng arena. Ganun lang. Dapat ga... Wag! Ba't isaya? Ha? Naku, hindi! Ikaw ba maglalagay? Ikaw? Ako na po.
Si ano? Oh, grabe naman! Oh, grabe naman! Ano naman ito inanong yan? Brat naman kayo ganun! Alex! Grabe naman! Grabe naman! May taping pa ako eh! May taping pa ako! May shoot pa ako! May shoot pa ako! Okay lang yan! Oh! Badoy! Badoy! Sponsor ba yung damit? Sponsor? Inalam muna eh. Binaral ko at sa'yo dyan. Salamat po! At ngayon, may nanalo na sa ating Gagumoka Ako Contest by Sule TV. Chiki, thank you, Chiki! Congratulations, Cherry May! Thank you! Chavez! Sabi niya para sa akin, ang pinakamasayang laro pang bata ay Chinese Garter. Yan kasi ang madalas na laro namin. Feeling ko ang galing-galing ko kasi ang taas ng talon ko. Tapos ang ako pang laging leader. O yung tinatawag nilang mother. Panalo rin po si Rejoice Puerto. Sabi naman niya, para sa akin, ang pinakamasayang larong pambata ay ang tumbang preso. Kasi sa larong ito, may habulan. May goal na tinatarget kung saan nahasa yung focus ko at determination. Simpleng laro para sa iba, pero nadalasa hanggang pagyaki ko yung good attitude na yun. Naalala ko ilang chinelas ang nasira ko, ilang sugat tinamong ko, kakatakbo, at napalo talaga ako ng mama ko. Pero dahil masaya itong laro, sobrang nag-enjoy kami ng mga kababata ko. Sobrang fun ng childhood ko dahil sa mga larong Pinoy na ito. Batang 90s, kawai kawai! Wait, batang 90s, kawai kawai! Batang 90s! Oo, kaya! Hintayin lamang po mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong Sule TV. Alam mo, nangalo ko pero may pulbus din ako. Yeah. Hey, by the way, happy birthday nga pala kay Attorney Monette Matignas. Happy birthday, Attorney! And that is it para sa ating Playful Fun Thursday. Isang makabulang umaga ang nahihitin namin sa inyong mga tahanan. Kita-kita pa rin po tayo bukas, mga kapatid! Hey, enjoy lang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang, yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!